guys, maulang hapon sa inyong lahat. Grabe, ang lakas ng ulan ngayon. Ayan. Dahil umuulan, sabi nila kapag malamig daw ang panahon, doon daw nagsisimula yung mga kastahan ng mga ibon, yung mga nag-mate. So, sabi-sabi lang yun, may ibang nagkakatotoo na kapag malamig ang panahon, nag-mate sila. Ano lang yun, tsansahan lang yun. Hindi yun yung kapag malamig, gagawin na agad nila yun. So, sabi nila na kapag malamig ang panahon, alam nyo na, pwedeng mag-mate ang ating mga alaga. So, ngayong video, ibabalita lang namin sa inyo na dumating na yung aming libreng legban. Bali, doon naman siya sa ano, sa angono. Wala pa sa akin yung mismong singsing. Yung ganito, legban. So, yung sponsored legban namin na doon sa angono, hindi ko pa mapipick up ngayong araw, ngayong week. Bali, sa ano pa? Sa weekend, tama, sa Sabado pa. Kasi, ayun lang ang free time ko pagdating sa paglabas dito sa bahay. So, maraming nagtatanong, maraming nagko-comment sa akin sa mga video natin na about sa mga ibon, lalo na sa ano, sa itlog. Okay, isi-share ko lang sa inyo ha. Meron kasi tayong mga proven pair na mga tulad nila, na mga breeder na may itlog. Tapos, tinatabunan yung mga itlog ng nesting materials. Hindi po normal yun ha. So, kailangan yung tanggalin yung nesting materials na natatabunan yung itlog. Bali, kapag ganun ang nangyayari, pwede nyong ilawan yung mga itlog kung fertile ba o hindi. Kasi, ano lang yan eh. Isa lang ang ibig sabihin kaya nila tinatabunan yung mga itlog. Ang ibig sabihin lang nun, infertile yung mga itlog. O kaya ayaw na nilang alimliman. Bali, kapag ganun ang nangyayari sa ibunan nyo, check nyo yung itlog kung fertile ba o hindi. Ayan o. Ito yung mga inakay natin. May mga madudungin sila sa mga mukha nila. Pero okay lang yan. Ari ko. So, yung mga alaga natin. Lumalaki na sila. Next week, eto, lalagyan na natin sing-sing. So, ayun na. Ay, putik. Nahulog oh. Ayos ah. Huntikan ka pa mawala. Sayang yung isa kapag nawala to. Ayun. Bali, yung sagot ko doon sa mga itlog na tinatabunan ng nesting materials, kailangan nyong tanggalin yung nesting materials na yung nakakatabon sa mga itlog. Kaya tanggalin nyo yun para hindi matabunan yung mga itlog. Saan natin pwede ilagay ito? Yung hindi nila naabot. Yan. Tapos yung mga nagtatanong ng presyo ng leg band, dapat nag-PM na kagad kayo kay Edwin Malonzo dahil isa lang ang pwedeng magsabi kung ano yung mga detalye ng mga singsing nila, ng mga legban nila. Kasi sila yung may business. So, ngayon, sasabihin ko kung magkano ha. Pero, mas maganda kung mag-PM pa rin kayo sa kanya para sa mga ibang detalye about sa ring. So, yung legban, etong legban ay 23 pesos to isa. 23 isa. Isang piraso yun na 23. Tapos, kapag yung nagpagawa ko ng 20 pieces, 460 pesos. Tapos, yung shipping fee, syempre, kasama yung bayad nyo doon sa shipping fee. Hindi naman libre yung shipping fee. Depende na lang kung i-pick up nyo doon sa kanila. Bali, taga ano sila, Pampanga. Kung taga Pampanga kayo, pwede nyong puntahan yung shop niya kung saan nagpapagawa ng mga ring. Ayun, mas tipid kayo sa shipping fee. Tapos, ayun, 23 pesos isa na leg band. Tapos, 20 ang pinagawa ko. Bali, 460. Tapos, nagkaroon pa ng sponsored leg band. Bali, nakalibre ulit tayo ng
20 pieces leg band. Bali yung 20 pieces leg band ay nasa Angono pa. Bali, kukunin ko pa yun sa Sabado. Kung gusto niyo bumili ng leg band, bili na kayo. Mag-PM lang kayo kay Edwin Malonzo. Zach Malone Leg Bands. Ito naman yung akin, KSBS Open RT o Rooftop Avery. Tapos ito naman kay Admin Soy, Soy Avery Angono Rizal. Ayan ang gamit nilang software para makapag-edit ng names para sa leg bands. Ang gamit nila para sa pag-print ng names ay fiber laser printer or marker machine. Ang mga rings nila ay fiber-coated aluminum materials na nagbibigay ng permanent markings or print na kahit gaanong katagal na ang mga rings, hindi matatanggal ang mga pangalan kahit wala na yung mismong kulay ng ring. Hindi tulad ng ordinary rings na pintura lang ang gamit, kapag tumagal or nagagasgasan ang ordinary rings ay lahat mawawala kahit yung pangalan dahil pintura lang ang gamit. Ang ganitong high-class leg band ring ay sinusunog ang bawat letra sa mismong singsing na kahit anong kuskos gawin mo, hindi matatanggal ang kulay. Kahit isunugin mo pa gamit ang malakas na apoy, hinding-hindi mawawala ang nakasulat. Kaya order na kayo ng high-quality leg band ring para sa inyong mamahaling ibon. Mag-PM lang kay Edwin Malonzo. Yung pangalan niya ilalagay ko sa description box. Tapos dito naman sa ating flight cage, ito sila ay ito. Ibebenta ko na to. Kunin niyo na. Bibili ako ng ng cage, double cage. Kailangan ko ng double cage. Kaya bilhin niyo na sila ito. Lalaki 'yan. Kunin niyo na. Maganda ang dugo niyan. Mura lang. So, PM nyo lang kami kung gusto nyo itong kunin. Pati itong nasa taas. Ito, sobrang mura na lang nito. Ilalabas ko ito ng sobrang mura. Yan. Tapos yung iba, saka na natin ibenta. Pero ito, hindi natin ibenta itong dalawa. Kailangan natin yan. So, ayun. Sa mga gustong bumili ng ibon ko, ito. Kakto. White collar. Kak. 6 to 7 months. Ayan, oh. Medyo maano siya. Ayan, medyo aggressive siya pagdating sa mga daliri. Ayan. Hayaan na natin siya. So, ayun. Ito na, ang dami nating nest box. So, pwede ko rin naman ibenta to eh. At oo nga pala, may nag-comment ulit na kung ano daw ba ang tamang size ng nest box ng mga African lovebirds, ng mga parakeets. Bali, ito, meron ako dito mga pang African lovebirds lang. Ito ay 8x8x10 marine plywood. Nasa 150 or 170 isa. Tapos ito, 8x8x14.5. Ito ay nasa 200. Marine plywood din. So, magaganda yung marine plywood. Hindi siya yung ganun tulad ng palochina na kapag nabasa, pwede magkaroon ng problema. Ito ay hindi. Tapos yung ito, itong pinakamalaki sa dalawa. Ito. Bali, ito ay 8x8x16.5. Marine plywood din to. So, puro marine plywood ang pinagawa ko. Tapos may mga guard hole. Maganda to kasi madalas kutkutin ng mga alps yung mga ganitong kanto-kanto. Kaya mas okay na nagpalagay akong ganito. Pero ito wala para matest ko kung gaano katagal nila masira yung mga ganyang walang guard hole. So ito, ganito ang mga size ng pang African lovebirds. Pipili lang kayo. Ito, pwede ito mas maliit. Ito, pwede ito pang aircon type, AC type, tapos ito din pang AC type. Ito yung buong AC type. Bali, isang buo siya dito. Isang buo siya diyan. Pero ito halos may konting space pa. Bali, mas maganda to kung gusto niyo yung buong space dito ay masakop. Ito, 8x8x16.5, okay? Ayan yung mga sizes. Tapos yung sa parakeets naman, sa mga budgies, syempre yung mga 6x
6x9, 5x9, tama ba? 6x9 or 6x10 or 5x9 or 5x10. Ayun yung mga sizes ng mga pang-parakeet. So, ayun lang naman. Yung makikita nyo naman yung sa pagkakaiba nito sa mga pang-parakeet. Ito kasi malaki. Tapos yung pang-parakeets lang, ganun lang siguro yan, oh. Oh, ganun lang yan. Yun, ganun lang sila kaliit. So, ayun yung mga pinagkaiba ng pwedeng gamitin ng pang-African, tapos yung pang-parakeet, okay? And so, ayun guys, kung para sa inyo ay totoo yung mga sinasabi nila na kapag malamig ang panahon, lalo na kapag umuulan, nag-mate yung mga alaga natin. Kung nagkataon na ganun ang nangyari sa ibunan nyo, i-share nyo lang sa amin. I-comment nyo yung experience nyo sa ganyang pangyayari na kapag umuulan o kaya malamig ang panahon, nag-mate yung mga alaga natin. So, sana all na nag-mate yung mga alaga natin kapag malamig ang panahon, di ba? So, sa akin, wala pa. Wala pang mga balita. Kulang pa ako sa ibon para hindi ako mainip sa iba. Ayan. Ay, nako. Sana all, nag-iitlogan na yung mga high mutation. Ayan, bali, alam nyo na ang susunod nating bibilin. Doon na tayo sa blue opaline na back-to-back. Gusto ko muna kumuha ng blue opaline back-to-back na sana nasa breeding stage na din sila na ready to breed, yung mga ganun. Sana makahanap tayo ng ganun. So, ayun. Konting ipon lang para makabili tayo ng mga high mutation na gusto natin tulad ng mga opa. Kaya kung wala pa kayong ipon, alam nyo na. Konting gamit lang na pwedeng ibenta. Pero syempre, yung sa inyo, wag yung mga pang-pamilya nyo. So, ayun. Ayan, kailangan natin ng cage para tatlo na to. Gusto ko na talaga bumili ng mga cage, kaya binibenta ko yung mga alaga ko dito. Ayan, gusto ko na sila ibenta para makabili na tayo ng cage. So, salamat sa mga sumusuporta guys, sa mga nanonood hanggang dito sa dulo ng video. Okay, wait lang, mag-shoutouts na tayo. Okay, shoutouts tayo. Shoutout kay Sedoy999, kay YekHoray05, kay Winston Jameson Abutal, kay Brian Cruz, kay Bentong Cuyos, Kimwell Maranata. Shoutout din kay Rafael Makapagal, kay Mark TV, Bird and Pigeon Videos, kay Jun Pantoja, kay John Dave De Jesus, kay Frankie Suba, kay Florence Aquino, kay Angelino Raimundo. Shoutout din kay Mark Dom RVN, kay Cherry Lou Corpus, kay JB Narciso, kay Kahade Oro Cabinet. Shoutout din kay Emmanuel Lastimosa, kay Joshua Wage, kay Jackson Kaliplip, kay Senjo Castillo, kay Gerald Lorica. Shoutout din kay Allen Bentor, kay Steven John C. Quiason, kay John Leonard Narbay. Shoutout din kay John Kelly Villanueva, kay Kent Gian Penis Zara. Shoutout din kay Reyes Aaron. Shoutout din kay Sandy Pineda at kay JML Avery. And so, ayun na ang ating shoutout. Kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo sa ating video. Tapos, isa-shoutout namin kayo kada video namin. Tapos, kung may mga katanungan pa po kayo, pwede nyo kaming i-PM sa aming Facebook page. At pwede rin kayo mag-comment dito at sasagutin natin yan through comment or mga true reply or sa kada video namin. Okay? So, salamat sa mga supporta ulit. Mag-ingat pong lahat. And we'll see you on the next video.